Look, this is the first time na sumagot po si Ma'am Dainey sa mga isyu ng mga kritiko ni Yurmisco Moreno, especially po kay Representative District 2 Rolando Valeriano sa mga isyu patungkol po ito sa pagmamadali daw ni Yurmisco. Ito first time po natin tong narinig na sumagot po si Ma'am Dainey Dumaguso, which is yung wife ni Yurmisco Moreno. So panoorin po natin ang kanyang video at yung mga banat ni Rolando Valeriano, mga kois, mga gayas, ha. So without further ado, let's begin. Look at God first. We need a person who can actually deliver, who has good ideas. Para sa akin kasi he's a visionary. Alam mo yun, parang proactive siya, nakikita niya yung mga susunod na steps. At lagi nila sinasabi, si Isko nagmamadali, aban dapat lang. Hindi pwedeng mas mabagal tayo kaysa sa problema. We need someone who can act fast. Tama. Man of action, and who can do it the fastest time. That's Isko. Kredito Your Miss Choice Facebook page, mga kois, mga guys. Dahil nag-ugat po yan sa post po ni Representative Rolando Valeriano, mga kois, mga guys. So ito po yung kanyang ipinost, mga kois, mga guys, about po kay Yurmisco Moreno. So ayan, mga kois, mga guys. So nasa paragraph 4 tayo, ayan o. Palagi niyang ibinibida ang mga high-rise housing projects niya na minamadali niyang itayo kahit ilaw pa para lang maihabol sa kanyang presidential campaign. So wow, di ba? Okay? Pero ang mga proyektong iyon ay puro mga bugok na itlog. Ito po ang katotohanan dyan. Nilinlang lang ni Isko ang mga manilinyong pinatira niya sa mga housing project. Nakasaad sa mga kontratang pinirmahan ni Isko sa mga nakatira sa housing project niya, hindi kailanman magiging may-ari ng units ang mga nakatira doon. Kahit pa buwan-buwan nila itong pinagsusumikapang bayaran. Kaya nga ang mga assignees lang ang tawag sa mga nakatira doon. So, para ngayon lang siya pinanganak sa Manila, parang hindi niya boss si Yurmisco Moreno noon, di ba? Alam naman po natin lahat yan, alam po nila yan, na sa umpisa pa lamang pag turnover sa mga manilinyong beneficiary sa Tundominium 1 at saka sa Binondominium 1 anto, alam po nila iyon, ipinaliwanag po iyon ni Yurmisco Moreno na 2,000 taga-unit buwan-buwan at yung 2,000 nila buwan-buwan after kung sakaling nakaluwag-luwag na sila sa buhay at umalis na sa kundo o mga residences ni Yurmisco Moreno, makukuha po nila kung magkano lahat ang naihulog nila sa kanilang condo units. Parang ngayon lang po siya ipinanganak. Di alam naman po, alam nga natin, di ba? Sila pa kaya na kasama sila ni Yurmisco Moreno noon. O di ba? Kaya po umalma, first time po na nangyaring sumagot po si Ma'am Dainey sa mga isyong ganyan kasi klarong paninira po kasi yan O di ba? Klarong paninira kasi matagal nilang alam na yun talaga ang layunin ni Yurmisco Moreno. Bakit? O sasabihin nyo naman, paano kikita yung Pamalang Manila? Bakit naman hindi kikita? Yung mga
buwan-buwan nilang binabayad, eh pumapasok po iyon sa kaba ng gobyerno ng City of Manila. So yun po ang ipagro-rolling nila kung may mga gagawin pa silang mga proyekto o mga programa o ipapatayong mga housing na iyon, dahil sa ngayon ay medyo mura pa yung materials, o di ba? Oh, isa na yon. Kasi pag ginawaan yan, after mga 20 years, malamang sa malamang na napakamahal na po ang mga materialis na yon. So, ganun po katalino ang ating buting Yurmis Gumorino. Kikita din iyan. Well, talagang maibalik po kasi yun po ang kontrata at yun po talagang layunin ni Yurmis Gumorino. Para naman ang lahat po na gustong makitira sa mga kundo na yan ay pwede. Kasi para din naman yan sa mga batang Manilinyo. So yun nga ay hindi po makatarungan yung sinasabi nila na nagmamadali dahil daw sa interes sa presidential campaign. So ibig sabihin, kumbaga sinasabi nila, ibinida lang ni Yurmis Gumorino yung mga pabahay. Hindi po, kasi si Yurmis Gumorino eh makabayan po yan, makatao, makadiyos. Eh alam naman po natin na talagang lugmok na lugmok yung Manila. So biruin mo, first time in the Philippines na isang mayor nakagawa ng ganyang mga proyekto? Eh, sila nga dati panay puri yan kay Yurmis Gumorino. Halos lang po sila ang magsubo sa pagkain ni Yurmis Gumorino. Pero ngayon, kung gaano po sila kabait kay Yurmis Gumorino noon, taliwas po at napaka-opposite yung mga ugali na pinakita nila na ngayon kay Yurmis Gumorino. So, makapag tanong tayo sa ating sarili, sino po ba ang namumulitika? O diba sila? Klarong-klaro naman kasi panaypuri sila. Kasi yan si Valeriano, ikumpare ni Yurmis ko. Yan siya mismo nagsabi na yung anak niya, inaanak ni Yurmis Gumorino. So ibig sabihin, kumarin niya si Ma'am Dainey Dumagusok. So kita niyo mga kois magayas, talagang makapagsalita po talaga ang tao pag sobrang puno na po yung mga napuno na po siya sa mga pinagsasabi ng kabilang parte, mga kois magayas. Kasi kahit sino naman po talaga ay talagang makapagsalita ka, makapag reply ka, rebut ka sa kanilang mga sinasabi, hindi totoo. Klarong-klaro naman po na hindi totoo yung mga pinagsasabi nila, mga kois mga gayas. Hindi po ganun ang interest ni Yurmis Gumorino. Minamadali para lang sa presidential election. Pangit po yung gano'n na salita, mga kois mga guys. Kasi alam po natin, mulat sa poll pa lang, unang upo ni Yurmis Gumorino, sa loob ng 3 araw, pinalinis niya yung divisorya, lahat ng mga lansangan dyan na hindi din madadaanan ng mga sasakyan, dahil si Idi at Pati doon po nagtitinda, mga tulunggis, sinatawag na nating tulunggis. So, diba? So, talagang bilis kilos po. Ganun po talaga yung trabaho ni Yurmis Gumorino. Eh sila ngayon eh, biglang kilos lang, di ba? Kasi malapit ng eleksyon. Huwag nilang ikumpara si Yurmis Gumorino sa kanila, dahil si Yurmis Gumorino, bilis kilos po iyan. Ha? So, ngayon lang po sila bumabanat ng mga ganyan kay Yurmis Gumorino. Dahil alam naman po natin na medyo sila po yung desperado at tagilid na tagilid talaga sila sa this coming election 2025, mga kois mga gayas. Dahil alam ng mga taong bayan kung sino yung Yurmis choose, yun talaga po ang kanilang ibubutok. Kasalanan po nila kung bakit hindi sila tumalo ng maaga. Diba? Alam naman po natin na talagang nakaraang mga buwan-buwan pa ay naghahanap si Yurmis Gumorino ng kaniyang makakasama. Pero itong mga taong ito, ay iwan ko lang kung paano sila makapagbayad ng utang na loob. Kasi utang na loob naman po, kasi hindi naman po yan sila mananalo kung walang Yurmis Gumorino. Nananalo lang ang mga iyan dahil kay Yurmis Gumorino, sa pangalang Yurmis Gumorino. Dahil alam naman po natin yung mga Manilinyo na pag Yurmis Gumorino, vote straight po talaga ang mga iyan. Kasi alam po nila na talagang tamang tao po ang nasa linya ni Yurmis Gumorino. Kaya po siguro ramdam po sila yung talo na talaga sila. Kaya po tumatahol po sila ngayon. At kahit ano lang pong mga issue na kanilang binabato ni Yurmis Gumorino, gaya niyan yung mga ramidong patayan dyan sa Manila. Alam naman po natin sa panahon ni Yurmis Gumorino na yung kriminalidad ay talagang bumaba yung index.
ikumpara sa nasundan ni Yermesco Moreno na administration, at ngayong administration na ito na tumaas na naman yung mga kriminalidad dyan sa City of Manila. So doon mo makikita, mga kuys, mga gayas, kung gaano kagaling ang ating butihing Yermesco Moreno. Kaya kahit ano pa po yung mga pinagsasabi nila, sasabihin lang, binabato o tungkol kay Yermesco Moreno na puro paninira lang naman, eh sino bang maniniwala sa kanila? O di ba wala? So tanggapin lang po nila yung pagkatalo nila. Huwag na po silang magpabida-bida na kunwari victims. Eh, pangit yun, kasi kitang-kita sa taong bayan, kitang-kita sa inyong mga gesture, pinagkikilos ninyo ngayon. Talagang taliwas sa mga kinikilos nyo noon. Okay? Pakikomento ng iyong mga reaction at opinion sa video ito. Please follow, like, and share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire.